simulan po natin sa pag-prepare ng bawang. Meron po tayong 5 pirasong bawang lang muna ang ating gagamitin. At kung saan natatanggalan lang po natin ito ng balat. Hindi na po natin siya kailangan pang i-mince dahil ito po ay ang siyang unang gagawin natin na paraan para lang po sa paglalaga ng ating mga karne. Susunod po ay isang pirasong medium size ng sibuyas. Kung mas malaki, mas maganda. Pero yan nga po, sa ngayon, isang piraso lang po. Normal cut lang po ang gagawin natin. Pagkatapos po, ay sasama na po natin ang ating bay leaf. Depende na po sa inyo kung gaano karami. At ganun din po ang ating crushed pepper. Nasa inyo na po yan, yung timpla, kung gaano po ang gusto ninyo. Tamahan din po natin siya ng salt, kung saan sa pampalasa, at kung saan na ilalagay na po natin sila ng sabay-sabay sa ating pinakukuluan na tubig. After po natin ilagay ang mga rekadong ito, susunod na po natin ilagay ang ating karne. Meron po tayong 1 kilo mahigit ng tenga at 1 kilo po na kilo ng belly. So yan po ay hugas na, no? Nilaga ko na po yan mabuti. Hinugasan ko na po yan mabuti at nilinis mabuti yung kaloob-looban ng tenga. Kasi minsan, no, pag hindi natin nalinis na mabuti, may naiiwan dyan na masamang amoy o nagbibigay ng pangit na panlasa sa ating karne. Kaya importante na malinis ng mabuti yan. Pagkatapos po ay bubuksan natin sila at kung saan titignan natin yung mga lumulutang. Yung mga lumulutang po na yan, hindi po maganda yan pag naisama po yan sa pagluluto. Kaya dapat, maaga pa lang po, inaalis na natin siya. Dipas po ng mga ilang minuto, makikita ninyo, lumulutang na siya, lalo na kapag kumukulo. Tanggalin nyo na agad. So, tatanggalin na natin siya kaagad para hindi na siya kumapit pa dun sa karne natin, no? Tapos, pag natanggal po natin siya lahat, baliktarin lang po natin yung mga karne natin. Babantayan po natin sila. Baka masyadong ma-overcook naman, hindi rin naman maganda yung karneng labsak o masyadong malambot. So, ang estimate time ko po dyan is 45 to 1 hour po. Lalo na kapag naunang lumambot ang belly, tanggalin nyo na. Tapos yung tenga, obserba nyo kasi medyo may ano yan, cartilage . So medyo mas matigas yan, so pwede siyang iwan saglit pa. Yung makikita ninyo yung tusok natin ng tinidor dyan, tumatagos na ho. So ibig sabihin, okay na yung belly natin sa yung tenga. Approximately 10 hours later. Ito lang part na to. So nalaga na po natin siya. At sunod po niyan, ay ang lalagay naman natin ay ang ating liver. Yung ating pong liver, yung iba po dyan iniihaw. Yung iba naman, ginagawa ay piniprito. So, depende po sa inyo kung ano yung mas prepare po natin para dyan sa liver. Tapos, hihiwa-hiwain na po natin yung ating tenga na malambot na. Kaya ang sabi ko, wag nating i-overcook kasi i-grill pan natin yan doon sa ating grill pan. So, hiwain lang natin siya ng ganyan, ng manipis para madali natin siyang maisalang doon sa ating grill pan. Pagkatapos po natin hiwain yan, isusunod din po natin kasabay niyan yung belly. Yan. So, hiwain din po natin siya katulad po ng sizes na kung saan madali siyang maluluto yung both side. Kung wala naman po kayong grill pan o wala na kayong panahon para pa mag-ihaw sa uling, ang isang paraan din po na ginagawa nila dyan ay piniprito po. Mas mabilis na proseso ang pagpiprito kaysa sa pag-iihaw. Kaya pwede nyo rin pong gawin yun. Walang problema, sabi ko nga, para-paraan lang yan. Kung ano po yung mas madali sa inyo, gawin po natin. Ito pong style ng sisig natin ay sisig kapampangan. Kaya kung magtataka kayo, bakit may kasamang atay ng manok? Okay, so nahiwa na po natin ang belly at ang tenga. Kita nyo naman po, malinis na siya at malambot na. So, idediretso na po natin siya sa grill pan. Ito po yung grill pan na sinasabi ko, no? Para lang siyang kawali. Pero ang maganda po dyan, hindi na kayo mahihirapan pa na maglagay pa ng uling, magpaypay. Ayan po, pwedeng gamitin po sa kalan.
So, isang mabilis na proseso po yan. At the same time, nagbibigay din naman siya ng smoky flavor, no? Dahil medyo natuto siya sa sarili niyang mantika. Kaya, subukan nyo po yan. Okay din po yan. Kapag na-toast na po natin yung karne at luto na po siya, pwede na po natin siyang i-ready para mapalamig at mahiwa. Ito pong ang paraan ng paghihiwa ko ng tenga. Kaya po ganun yung style na pabilog ang hiwa ko kanina para mas madali naman siyang hiwain sa ganyang paraan. So, kanya-kanyang technique lang po yan, no? So, ang mga sisig, merong medyo malalaki ang hiwa. Meron naman pinong-pino na parang bopis. Depende po sa inyo kung saan kayo komportable. So, wala hong problema yan na lagi kong sinasabi. Nasa inyo po yan. Ngayon, habang tumatagal, kung gusto ninyo na mas pinong-pino, okay din na. Yan, sige, panggigilan mo. Ayan, para mapino. Mas pino daw ho, mas masarap, sabi nila. At totoo naman din yun, no? Kasi nasa tiyaga ang sarap. Then, ayang ating atay, kanina nilaga natin. Pero yung pinag-alisan po natin sa grill pan ng karne natin ng belly at ng tenga, ginawa ko, idinagdag ko po doon yung ating atay. Hindi ko na ho na ipakita kanina. Nang sa ganun, medyo magkaroon ho siya ng matoasted po siya. Bahagya, bukod sa nailaga siya, nai-fry natin siya doon sa sariling mantika ho ng ating karne kanina. So, katulad lang po ng ginawa nyo kanina dun sa karne, ganyan din po gagawin nyo sa atay. Pipinuhin nyo lang po siya sa sobrang pino. Depende sa inyo kung medyo malalaking ganyan o gusto nyo parang pinino na powder na talaga, nasa inyo po yan. So ngayon, ganyan po ang ginagawa ko. Tiyagaan lang po, pero pag natapos po yan, ay kasarap. Maglagay din tayo syempre ng sili. Pero yung sili pong ilalagay ko rito, wala akong siling pangsigang na normal na nilalagay. So gagamit lang po tayo rito ng Thai chili. So pipinuin ko lang po yan, wala rin tayong kulay pula. Kung ano po ang meron kayo na available, gamitin nyo, huwag kayong matakot. Hindi kailangan maging specific. So meron po tayo ngayong baboy, nilagay na natin ng ating karne. At isusunod na po natin dyan yung ating pong atay na pinino. Nakita nyo naman, no? So, yan. So, halo na rin natin ng ating sibuyas. Kung may sibuyas na puti kayo, ayos din po yung manamis-tamis. Pero kung wala, pula lang, ayos yan, kahit dilaw. So, meron na rin po tayong sili. Yan, tama lang. At ito pong lemon. No? Nakita naman ninyo yung lemon ba inalaban. Sobrang tigas yata nito, ah. Mas lagyan nyo lang po ng lemon. Dito kasi sa Middle East, no, wala kasi kaming kalamansi rito Kaya lemon ang ginagamit namin. So, depende na po sa inyo yung lemon kung gano'ng kaasim ang gusto ninyo. Naglagay din po tayo ng asin na may kasamang pagpag sa daliri. At saka yan po, paminta, yung crush. Parang crush mo nung high school. Oh my God! Wow! Okay, so ngayon po, eto na po siya. Ready na po natin ng ating sizzling plate para po sa final. Okay, gusto ko lang po explain sa inyo na iba-iba pong klase ang sisig, no? Merong sisig na merong mayonnaise, merong sisig naman na naglalagay ng itlog sa ibabaw, at ang sisig po na nakikita nyo ngayon ay yung tinatawag na sisig kapampanga. Okay, so ilagay na po natin yung butter natin at kasunod na po niyan ang ating mismong sisig. Hintayin lang po natin siya hanggang matoast po siya at maglalagay po tayo ng chili garlic sauce. Wala tayong fresh na chili pero meron tayong chili garlic sauce. Yan po ang pang-toppings natin. Yan, sabi ko sa inyo, maging creative lang kayo kung ano ang meron, gamitin po natin. Ayan na po. So, ready na po. Dito na natin. Okay. Aro juice ko. Manganta na. Game. Sana all.